Forest land. Landscape. Seascape. DEN Army Maropa. News. Ang kalikasan ang pinagmumulan ng pangunahing pangangailangan ng mga tao. Isa sa mga ito ay pagkain. Ang pagkain naman ang pinanggagalingan ng lakas, kung kaya tayo ay nakakakilos ng maayos at masigla. Sa rehiyon ng Mimaropa, maliban sa nagaganda ang tanawin nito, pagkain ang isa sa mga binabalik-balikan dito. Sagana ang rehiyon sa lamang dagat. Mga gulay at prutas na talaga nga namang makapagbibigay ng sustansya. Isa sa may pagmamalaki ng rehiyon ng Mimaropa ay ang bayan ng Mugpog sa probinsya ng Marinduque. Ang bayang ito ay kilala bilang consistent regional outstanding winner in nutrition dahil sa maayos na pagpapatupad sa kanilang mga programang pangnutrisyon. Alam nyo ba na ang bayang ito ay nakahanap ng paraan upang makapagbigay ng pagkain ng sustansya na kinawiwilihan ng mga mamamayan nito? Ano kaya ito? Sa pamamagitan nito ng malunggay. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang health benefits ng malunggay? Ang malunggay ay nagtataglay ng protein, vitamin B6, vitamin C, iron, vitamin A at magnesium. Totoong napakasustansya nito at mayaman rin ito sa antioxidants na nakatutulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Mabisa rin ito sa pagpapababa sa ating blood sugar. Alam naman natin, ang mataas na blood sugar ay hindi maganda sa ating katawan dahil ito ang nagiging sanhi ng iba't ibang malalang sakit. Ayun na nga, bilang ang kabataan ay mahilig sa chicherya, naisipan ng Municipal Nutrition Office ng Mugpog na gumawa nito, ngunit yung may sustansya. Well, Malunggay Cracker is one of the projects that that was conceptualized by the Municipal Nutrition Council, and of course, with the support of the different line agencies such as the Department of Science and Technology. But this project was coursed to the BPK o Batayang Pamayanang Kristiyano, which is a church-based organization from the St. Isidore Parish. So in short, most of the workers in the site came from the BPK group, but the one who gave the technology is the Department of Science and Technology through the Municipal Planning and Development Office of Mugpog way back 2012 or 13 ata, yung mga ganun project. And after that, yung product na ito is yung sino-showcase at pinapakita ng Mugpog sa buong Mimaropa at sa buong Pilipinas or even abroad. Pinatangkilik yan because of number one, the quality, and of course the nutritional content ng aming product. Simple lang ang proseso kung paano ito ginagawa. At para ipakita sa inyo, narito si Ma'am Lourdes para ibahagi ang sekreto sa paggawa ng malunggay crackers. Ito po ay pinagsasama po namin yung bigas, yung rice at saka cassava flour. At saka may mga ingredients po na malunggay powder, egg, at saka po pinag-combine po lamang yung salt at saka konting sugar. Okay, pinagsasama-sama namin, tapos po tinitimpla namin, minimix namin kasama ang egg, lahat-lahat po ng mga ingredients, malunggay powder, at pinaplat po namin sa banana leaves. Pag manipis na po siya, yun, i-steam na po namin. Pagpapatong-patungin po namin, tapos i-steam namin. So ganito na po ang magiging hitsura niya. Matapos paghalu-haluin ang mga sangkap, inilalagay ito sa dahon ng saging at saka naman pasisingawin upang humulma ang malunggay mixture. Pagkatapos ito, ibibilad ito upang patuyuin. Pag ang malunggay mixture ay natuyo na, saka naman ito gugupitin sa maliliit na piraso. At pagkatapos nito, saka naman ito lulutuin at ilalagay sa maliliit na packaging.
Maliban sa crackers, gumawa rin sila ng malunggay powder na maaari namang gawing tsaa. So, in-encourage ng Municipal Nutrition Council na magtanim ang mga barangay nutrition scholars, even yung mga magulang ng mga mamababa ang timbang or matataas ang timbang, or even sa school, minotivate namin sila na magtanim ng malunggay. And in that sense, kung marami tayong supply, mas makakapag-produce tayo ng marami. Now, after ng harvest, we want to make sure na ito ay organically grown. Wala itong mga fertilizer, wala po itong iba't ibang mga chemicals na nilalagay para tumubo siya ng maganda. Five or 10 years from now, we're hoping that our malunggay crackers will be promoted not only nationwide but also globally. But for now, actually, some of our local tourists here, nakakapagdala po sila sa abroad. At the same time, nag-surface ang ganyang konsepto because of our concern primarily sa mga malnourished na hindi lamang kami makilala because of that product, but of course, para masagot ang nutritional problem namin pagdating sa iron deficiency and vitamin A deficiency locally and nationally. Saganang may maropa sa lamang tubig. At isa sa kinagigiliwan dahil sa tagline nitong sarap ay ang bangus. Ang bangus ay karaniwang ihinahain sa mga handaan dahil ito ay malinamnam at masustansya. Pinanggagalingan ito ng protein, vitamin D complex at calories na siyang tumutulong upang palakasin ang ating resistensya. Dito sa Balanakan sa Bayan ng Mugpog, bangus ang pangunahing proyekto ng Samahang Bigkis Lakas ng mga isda ng Balanakan upang magkaroon ng kabuhayan. Ito ay aksidenteng nabuo through doon sa Markaper issue. Noong nagkamaroon ng mining disaster dito sa Marinduque, nagkaroon kami ng intention na magkaroon ng claim, parang damage claim. Pero sa bandang huli, naisip namin nung sa pamunuan na sayang naman kung after claim ay mababaliwala na yung organization. So dahil doon ay umisip kami ng ibang project kung saan, kumbaga activity, na hindi magkakahiwa-hiwala yung samahan. So nalaman ko na mayroong program yung DNR. So pinasok namin yung CBFM program. Gumawa ko ng project proposal sa DNR, nagkataong kumbaga open yung ganitong klaseng projects. So ginawa namin. Na-award dito sa amin, itong projects na ito ay parang on the middle lang sa October. Nung na-release yung budget, ito na, sinimula na namin yung construction. 2018, sinimula na namin yung construction. November 13, dumating yung unang culture projects, yung unang bangus. Sa darating na Agosto, uumpisahan na ng samahan ang pag-harvest sa mga bangus at inaasahan nila na ang maiipong kita mula rito ay magtutuloy-tuloy upang magamit nila para sa pagpapalago sa samahan. Ang malunggay at bangus ay produkto ng kalikasan. Kaya naman upang patuloy nating pakinabangan ang mga masusustansyang pagkain ito, tayong lahat ay magmalasakit sa ating kalikasan.